Napapanahon na umanong palakasin ng mga polisiya sa ating karagatan, lalo pa at kapuluan ng Pilipinas at napapaligiran ng karagatan. Nagpapatrol si Chini Palatino. Ang Palawan ay isa sa limang pangunahing coast area sa Pilipinas. Kaya naman nagsagawa ang University of the Philippines Center for Integrative and Developmental Studies o UPCIDS ng malalim at malawak na pakikipanayam sa mga otoridad sa Palawan. Layunin nito na masuri ang kasalukuyang mga patakaran tungkol sa karagatan sa loob ng 1994 National Marine Policy at kung papaano pa ito palalakasin. Sa mahabang panahon, parang yung marine and maritime policy at saka issue ay mukhang nakaligtaan. Kaya gusto nating irepaso at unawain ulit ano ang mga kahinaan, ano ang kalakasan at ano pa ang mga kailangan gawin kaugnay ng pagpapalakas ng ating marine and maritime policy kasama na rin ang maritime security. Dagdag pa nito, mas nakatuon ang atensyon ng ating gobyerno sa mga land-based policy at nakakaligtaang isaalang-alang sa mga polisiya at proyekto na ang Pilipinas ay isang archipelago. At dahil dito, dapat maipalaman sa ating pagsusuri at paggawa ng patakaran na ang ating pinagpaplanohan at ginagawa ng policy ay hindi lamang lupa, kung hindi kasama ang tubig, ang ating karagatan. Katuwang ang National Coast Watch Council Secretariat o NCWCS, nauna nang nakapagsagawa ng focused group discussion ang UPCIDS sa Cebu City at Subic. At dito sa Palawan, tinalakay ngayong araw ang mga isyung ating kinakaharap, tulad ng wildlife trafficking, at kung papaano ito masasawata. Mahalaga rin umanong matukoy kung ano-anong mga imprastruktura ang kailangang ipagawa dito sa lalawigan, katulad ng mga pier sa mga isla. Mahalagang mahalaga na sa pag-review natin, tingnan yung ano ba ang kailangan ng ating mga ports, ano ba ang kailangan ng ating mga isang isla na dapat kumonekta pa sa kabilang isla, no? Para mapabilis ang economic development at economic growth. Ayon pa dito, kapag may economic growth, ay uunlad rin ang buhay ng mga Palawenyo, lalo na yung mga nakatira sa malalayong isla. Ayon naman sa mga partisipante, napapanahon ang diskusyon ukol dito. This is not only helpful but also very timely. Ano? Kasi ito na yung chance natin para magbuo ng workable or feasible na marine policy na hindi lamang hanggang plano doon sa national level, kundi implementable talaga dito sa ground, lalo na tayo, archipelago tayo, at tayo dito sa Palawan, marami tayong mga concerns, no? Napag-usapan rin ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Ayon sa UPCIDS, kailangan muna nating mapatunayan na malakas ang ating marine policies at ang implementasyon ng mga proyekto at infrastruktura. Nang sa gayon ay hindi na lang basta-basta dumaraan-daan ang mga barko ng dayuhan sa ating karagatan. Chini Palatino, ABS-CBN News, Palawan.